Good day, my friends, and welcome to another episode of Let's Talk About Love with Idol Ariel. And I'm your host, I'm Maverick Only, and welcome to my show. Langya ka. Kakatkunin mo pa yung pamalengke ko. Aalisan mo pa ako ng trabaho. Inimbita lang kita. Pasalamat ka nga eh. Pumunta ako dito. Alam mo naman, mahal ako. Buti nga, na-afford ako ng daily tribune. Alam mo naman, siyempre. Mataas ang talent ko. Ay, pare, walang hindi kaya i-afford ng daily tribune. Alam mo, kaya ako ginawa to. Hindi para sa'yo. Kasi mataas yung talent ko. Yun, man. Diba? Pare, nabuhay nga yung sa ipin mo. Patingin mo. Grabe, ah. You know, I've been out, you know. But, you know, I just resurrected. So resurrection. I'm back. Okay, with the vengeance. Ladies and gentlemen, fresh from his grave, Maverick Only is in the house. Yeah. What's up, mi amigos? Hype street, hype beast, Maverick Only is in the house. Mahal yan! Alam mo naman, pare, ano, medyo. Teka. Pare, hindi natin sponsor yan. Ha? Tapo muna, hindi natin sponsor yan. Hindi natin sponsor yan. Alam ko yan, pero magbabayad sila. Pinapakita ko lang na pag, you know, pag na-hire na ako dito, at naging host na ako dito, then, yan yung mga pwede natin. Parang Kuya Germs, alala mo? May mga birch tree dyan, may Alaska, mineral water. And yan ang gusto ko, yung mga pangmayaman. Kahit, pwede na rin yung mga nature spring, yung mga pangmahirap. Lilinawin lang po namin, kahit hollow blocks, kahit hollow blocks, yero, pwede natin i-promote dito. Alam mo, pare, napanood ko itong show mo, medyo inaantok ako. Inaantok ka? Baka nang puyat ka. Hindi, medyo kulang eh. Parang binabating mo lang palagi yung mga comments, nagbabasa. Dapat merong ano, dapat may kontrabida eh, no? Hindi yun eh, dapat may content ka, man, yung nauso ngayon. Content, contentment. Hindi yun, may content, ibig sabihin, yung ginagawa mo. Okay. So, okay, ma'am, so pwede ka bang tanungin? Teka muna, kasi huwag ka nga didikit sa akin, kasi mukha ka mahirap eh. Pare, original lahat to. Original? Eh, pare, suot ng mga Meksikanong may hirap to sa Amerika. Ano ko ba? Ropor, man. Plal yan, ha? Bagong-bago yan. Oh? H&M yan. 3,000 bili ko dyan. Ano, no? 3,000 yung bili ko dyan. Sige. Ayun, sige. Hatakin mo. Baka alam mo. Baka dinikit mo lang to, hindi, ha? Bagong-bago to. Kaya nga dapat, bayaran mo ako ng magandang talent, eh. Kasi, ito mo, ha? Ayan, oh. Ayan, pakita mo. Ayan, oh. May etiketa yan, oh. Di ba? 1/4? Grabe. Sale lang kasi. Sale. Kalahati. Kaya dumampot ako. Pero kahit na sale na 50%, pare, 7 binili ko. Iba-iba kulay. Kilala mo ako, man. Di ako muulit. Pare, may bagyo dito sa ano, bagay. Anyway, pare, pwede ka bang matatanong lang kita kasi, alam mo yun, matagal kang nawala. Ano ka ba? Nagtago ka ba sa Russia? Ano ba? Actually, nakapag-asawa ka ba ng Afrikana? Ano bang nangyari sa'yo? Ang asawa ko si Amber Heard pa rin. Amber Heard pa rin? Ay, Amber Heard. Yan. Si Amber Heard. I hope. Ano, she's watching. Kasi hindi ko alam si Amber Heard mo. Ano, asawa ko. Ano yan? Hindi kami friends sa Facebook, sa Instagram. Wag. Bawal yun. Foul! Wag nyo pong gagawin yan. Pag may mga girlfriend kayo, may asawa kayo, wag na wag nyo i-friend sa mga Facebook. Tsaka yung password mo, hindi niya alam, siyempre. Dapat. So, ganun. Dapat walang pakialaman ng ano, social media. Kanya-kanya. Kasi alam mo yung mga babae. Di ba? Ano yung mga chicks, man? Gusto nila laging, alam mo yung, ni-check yung mga telephone mo. Wala. In short, para mga mga langaw, alam mo yung makukulit eh, di ba? Diba? Kaya nga Amber Heard ang tawag ko rin. Kasi alam mo naman, di ba? Alam mo yung story ni Amber Heard, di ba? Oo naman. Di ba? Sino ba yun? Nun? Maganda asawa ko, kaya Amber Heard yun ang tago. Pero medyo psycho. Diba? Ganyan talaga ang mga misis pag medyo... So, ang point, ikaw yung matino, siya yung psycho. Talaga, medyo parang... Ano? Meron pa bang ano yan? Kailangan may compass pa kung saan iharap. Man, bagong-bago yan. Custom ko to, hat ko to. This is my brand. Okay, mark of the high. Pag-uusapan natin, mamaya. Okay. So in short, kailangan pa ng compass niyan para talagang alam mo kung saan. Tinitignan ko sa monitor kung pantay. Alam mo naman ako, medyo OC ako. Perfect. So yung... live ako ngayon. Doon sa mga nanonood sa akin. You know, artista po ako. Matagal na po ako nagpanggap na hype street. Pero hype naman ako talaga, hype beast. Pero si Maverick Only po is in the house right now. Okay. Alam mo, sa totoo lang, daily tribune lang. Ang naka-afford. Kay Maverick Only. Yung talent. Sino pinagsama tayo? Di ba? Hindi, kumura ka lang kasi. Ha? Mura ka lang eh. Ako yung mahal.
Ang bling, no? Pero panghabang buhay daw ako eh. Ang panghabang buhay na? Okay, ganito. Okay. Bro, matanong lang kita. Okay. Matanong lang kita. Alam mo, matagal ka nang nawala. Mga ilang years yun? Eight years. Pwede I was bang buried. Alive. And resurrected. Alive. Buried. Alive. So bro, pwede mo bang i-share sa amin, ano bang nangyari? Kasi alam mo, natatanda ako, Mab. Mm. Nandun tayo sa kabilang sa Radyo 5. Oh, sa Radyo 5, sa Love Idols natin. Oo. Oh, okay. Ngayon, naalala ko noon, after 1 hour, sabi mo sa akin, Ariel, Samo, uwi na ako. Yun ang huling pagkikita natin. Ngayon, pwede bang i-share sa amin after noon na hindi ka na nag-text, wala na lahat, etc. Kasi actually, even before that day, okay, naalala mo nung nag-host tayo kay, sana nanonood, si Direk Alex Valerio, ng Prime Cast, ha? Kasi di ba tayo kinukuha niyan palagi pag nag-host tayo ng mga craft, ng mga Mondelez brands, yan, ha? So, after nung anniversary nila, I think that's their 11th anniversary, 10th anniversary, pag uwi ko, yung nararamdaman na ako, may feeling na ako. Tapos, hindi ako makatulog. The whole day yun. Sabi ko, okay, baka pahinga ko lang. After that, man tatlong araw na, hindi pa rin ako natutulog. Pero hindi ka nagda-drugs, ha? Hindi. Alam mo, sigarilyo nga, hindi ako tumitira. Tsaka hindi ka umiinom, eh, no? Ay, hindi ako. May umiinom tayo, pero casual drinking. Alam mo, umiinom ko mga Dom Perignon lang, mga Moet Chandon. Alam mo, susel ako. Okay, okay. Alam mo, kinakalawang kasi yung itong grills ko pag na... Pag local? Oo, pag medyo hindi pang mayaman yung mga natitikman ko. Okay, okay. Kahit okay. Sa mga laway ng mga... Laway talaga. Kahit sa mga chikas nun, ha, bago ako mag-asawa. Pag hindi maganda... Hindi kinakalawang? Hindi ko nahalikan. Okay. So, ganun din. So, yeah, make the story short, ano na pala ako, namamild stroke na pala ako. Ah, talaga? Tapos, but the, yung doctor na mga na inyong sa akin, ano, mga salbahe. Bakit? Kasi binigyan lang ko naman kung ano-anong gamot. Hindi ko alam, drugs na pala yun. Anong effect pag ininom mo? Parang tulala ka lang. Kasi di ba pag mild stroke ka, medyo sa neuro yan, sa brain. Kakatakot. So lalo siya, kang, ano ka lang. Kaya tingin mo lahat na stroke, nakaano lang, tulala lang. Dahil sa gamot? Dahil sa gamot, man. Ibig sabihin mo? Drugs yun, bro. Ibig sabihin mo, 8 taong kang... Well, hindi ko 8 taong tinik yun. But there was a certain time. Pero kasi, ano yun eh, pag hindi nag-e-effect yung kunyari ganun milligrams, tataas na naman yun. Kasi hindi na naman yung gamot. Eh, one time, pumunta ako dun, kasi mga intern, kaya po mag-iingat kayo dun sa mga hospital, ah, not for anything. Kasi minsan, iaano ka nalang sa mga resident, ng mga doktor, ganyan. What? Minsan, mga bata itong mga to, ha? Mas matanda pa tayo doon. Tapos kung ano nilang i-re-reset ng doktor. Tapos parang kasi there's one time nung bumalik ako doon sa pinaka-specialist. Sabi ganun, eh ba't ganito yung binigay sa akin daw na gamot that time? Kasi there was a time na nabangga ako. Eh, okay. Nag nagda-drive ako. Pala yun yung effect nung re-resetan ng mga assistant niya na residente nung hospital. Ah, talaga? Kaya, ingat po kayo. So, yun. To make the story short, yun. Tapos, yun na nung hindi na ako. So, hindi na ako talaga makapagtrabaho matino. Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Kompi Manalo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Chirk Balagtas. Abangan ng programang Gising Na sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas na ang mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Aari niyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magsama-sama po tayo sa Gising Na! Fun and inspiring na kwentuhan? Sagot na yan ang programang Spotlight ng Daily Tribune. Makipagkwentuhan at kilalanin ng iba't ibang personalidad na kilala sa kani-kanilang larangan. Manood at makinig sa mga inspiring stories na kanilang ibabahagi kasama si Nina Ventura, Vera
pwede nang mamangha at matuwa every Thursday, alas 2 ng hapon, dito lang sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Be updated sa news and happenings Katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Hi, Mr. President. I am Ariel with a capital A at artista po ako. Me, nasa dugo ko ang pag-aartista. But before anything else, I would like to thank the Almighty God for giving me this kind of superb talent and appearance. And of course, to the giving body that give me this. Teka, sandali lang. May lamok ka dyan. Parang hindi lamok yan, nunal yan. Malay mo, magkasama tayo sa isang palabas. Pagbigay mo na lang kay Yaya doon. Naiiya ako eh. Okay lang kung pakilala mo na ako sa mga parents mo. Pakilala mo. Lamang ka ng mga dalawang hilamo sa akin. May the best man win. Eh baka naman pwedeng umarbor sa inyo ng mga kahit isang batalyon police lang, pang security ba? At kayo na medyo nagsawa na sa politics, pag gusto niyo pasukin ng showbiz, eh gagawin ko po kayong isang malupit na kontrabida. Meron kayong love problems eh, pwede ko kayong payuhan. Meron sa totoo lang eh, yung feature mo. Hawig nung unang crush ko eh, nung nasa kinder ako. Gusto mo itong grooming sa'yo? Yeah! Pinagbiling ka sa akin, alagaan kita, suquest! Alagaan ka talaga! Naku sa talaga! Okay, tuloy mo, ma'am. Tuloy mo. Okay. So, yun. So, yun. Kaya mag-iingat po kayo sa mga, yun, sa mga, lalo na sa mga doktor. Not because they're doctors, you know. Kasi there's one time, nag-hallucinate ako, my friend. Oh? Tapos sabi ko doon sa doktor, sabi ko, have you ever tried this medicine that you gave me? Tapos sabi niya, yeah, sometimes. What the? Diba? Sabi ko, alam mo ba kung gano'ng kalakas yun? Hindi, nung nag-hallucinate ka, ano ba, nakita mo ba si Wonder Woman? Ano bang... Hindi, I mean, parang hindi mo alam kung nananaginip ko ba. Totoo, pero makikita mo talaga may mga stars. Ganyan. Totoo? No, there was one time, sa Sampaloc ko, na remember. Ang mukha ni Francis, nung kapatid ko, tsaka si Anne. Si Anne ang mukha baka, si Francis kabayo. Seryoso? Yeah, man, ganun. Yung kapatid mo, ang tingin mo baka? Parang sa akin, ha? Ginawa ko si Joker para ako sa Arkham Asylum. Yeah. Man, binasa ko yung gamot. Sorry, but you know, it's anti-psychotic. What the? Yeah. Diba? So ang tingin mo doon sa kapatid mo ba? Hindi naman ako psycho, hindi ako nagdadrugs. Natural nga sa iyo yun eh. Oo, yung pagka-psycho, hindi yung psycho yan. Natural lang. Akong hype. Kaya nga hype street, hype beast ako ngayon dahil hype ako talaga. Tsaka kung psycho man si Mab, natural niya yun. Di ba? Hindi naman ano yun eh. Hindi ano yun. Talagang ako pinaka-orthodox sa ating dalawa at tatandaan. Tite ka ganito. Nagte-text kami sa'yo. Kami nila, Kimpi, lahat. Hindi ka sumasagot. Bakit? Eh, siyempre, naki-Amber Heard na yung telepono ko that time, probably. Wala na akong phone. Tsaka tulala ka. Oo, tsaka yung phone ko that time, wala naman akong mga gandang phone na katulad ng phone ko ngayon. Di ba? Kasi yung phone ko lagi, yung pansindikato, yung tipong pwede mo itapon agad. Oo. Di ba? Tatago mo sa tambucho. Diba? Ngayon, manghihinahin ka itapon to. Ay, hindi, mahal yan. Hindi pa bayad yan. Eh. Inutang ko lang kay Anyan sa kapatid ko. Di ba? So, ganun yung naging ano mo. Kamusta naman yung ano mo? Kamusta naman yung si Amber Heard nung ganun ka? Well, siyempre, nandun, supportive, pero sometimes Amber Heard din. Sakit ulo. That's life, you know. Yeah. But, you know, at least, you know, she was there and, you know, ganun talaga. But she's there, you know. Ngayon, paano ka nag-decide na nagpakita na sa amin nila Kimpi, lumabas ka doon sa... Hindi, I was 8 years, so talagang hinang-hinang. After 8 years, paano? Hindi, kasi, hindi, okay. So, there was one time sabi ko, I have to stop this medicine. Kasi, nung binabasa ko, pinag-aaralan ko. Kasi mga ganyan, may mga PAM, Rosa PAM,
mga Ribotril, yung mga napag-iingatan yung mga hayop ng mga gamot. Not for anything, ha? Kasi nga, ano yan eh? Ano, yun yung mga tinitira nila dyan, yung mga Sanax, yung mga ganyan. Alam mo ba yung Ribotril? Alam mo ba yung Ribotril? Nung... Parang ex-Pinoy pala yun, hindi ko alam. Ex-Pinoy yun. Diba, why would even like a doctors would, di ba? Suggest those medicine. Those were the ex-Pinoy of the 70s. Yun yung mga... Kaya pala yung kapitbahay ko na si Tick. Ay, pagulasan pambili ng drugs niya dati siguro. Yun ang tinitira niya. Di ba? Hindi, mga addict ng mga 80s. Yeah. Yan yung mga inano, Mogad doon. Yeah, di ba? Rebotril. Yeah. Yung pala yung ex-Pinoy. Oo. So, so yun. So, and then sabi, I have to stop. Kasi, tapatas-tas yung dosage. Eh, man, walang umi-epektong gamot sa akin. Kalala mo. Mas psycho ako sa kanila eh. Mas psycho ka sa mental. Hindi kaya ng gamot eh. Hindi nila kaya. So sabi ka, just stop. So nag-cold turkey ako. That's the only way, man. What's cold turkey? Stop suddenly. Cold turkey. Wow. Nakakuha ka na naman bagong terminology. Cold turkey, malamig na ano. Manok. Pabo, roko. Pabo. Ngayon, yung nag-cold turkey ka, pare, ano nangyari? Hindi yun, nakakulala. Siyempre kasi, dapat hugasan ng katawan mo. Ano, diba? Tubig ka ng tubig dapat. Para mayat ako man. There was a time, I was only like 100 pounds, man. Tapos yun nga lang, yun nga sa nasabi ko, huwag kayo magkakasakit. Kasi pag kasakit kayo, yun yung makikilasin yung totoong kaibigan niyo. Oy! Pinupunta ako na, loko-loko. Hindi ko nakikita nino nyo, bawat na. Hindi mo kami nilabas. Hindi nilabas. Well, hindi ko alam, you know. Wala na ako. Alam mo, sabi nila. Kailangan pumasok na lang kayo sa loob. Sabi nila, Nonoy, ni Amber Heard. Hindi pa ready si Maverick eh. Pinupuntaan ka namin, ano ka? Basta ganun. Tapos, ito pa, masama. Oh. May mga kaibigan ka, nalolokohin ka pa. Niloko ka pa? Oo. Ano yung duwende yun? Medyo bansot na, ano ngayon. Paano lokong ginawa? Man, Basta may kotse ako iba, di ba? Dose yung vintage car mo, di ba? Diba? Oh. May mga, ano, putya, linoko ko sa presyo. Oh? Tapos hindi na bumalik. Medyo dwarf to, kilala mo yan. As in dwarf. Mura? Basta ano yan, nagbebenta rin ahente ng sasakyan na gano'n. Naingat po kayo doon sa tao. Bakit binarat yung kotse mo? Ganun? Basta gano'n. Eh, siyempre, kadeal niya si Amber Heard. Wala mo alam si Amber Heard sa mga kotse. Hindi, sa kahit anong collection ko, man. Dahil ikaw, so wala kang magawa nun? Wala, nakaano lang. Pero that time, minsan, pag medyo matino utak ko, nunod lang ako ng YouTube. But during that time, wala pa yung mga vlogger na yan. Kasi nagulat na lang ako, nagsulputan na lang para mga mushroom tong mga to, di ba? Kasi during that time, mga kaibigan, kami po nagsimula ng parang vlogs, di ba? Pero sawi ang palad. Di ba kasi camera natin, puro ganyan, malalaki. Saka pa ma-phone yun. Tsaka before you can post something on a network, I mean on something sa media, babayad ka ng network, di ba? Bayad ka ng airtime. Tapos hanap kang sponsor mo para kumita ka, mabayaran mo yung cost mo. Mm-hmm. Eh, pero ngayon man, you shoot, you post, di ba? Okay. So yun yung pagkakaiba. So nakita ko, sabi ko, sana. Kung nandun ako, nauna ako sa lahat. Kaso partida, sige, binigyan ko 8 plus years, no? Partida sila ngayon. So, habulin ko yun. 8 years. Oh, 8 years ang partida. So, ngayon, as siyempre, nung medyo okay ka na. Last year lang ako, di ba, nakatayo. Last year ko lang kayo kinunta. Para lang lumakas ako. Ako nag-grocery. Sabihin ko kay Amber Heard, ako naman yung mag-grocery. Kasi, kailangan maglakad eh. So, may phone ako nun. Yun nga, nanakaw. Yun, di ba, pandemic that time. So, kinukulit ko yung mga guards sa estansya. So, yun. Kasi utal ako eh. Hanggang ngayon nga, medyo di ba, hirap ako magsalita. So, yun. Nag-start ako mag-vlog, you know. I tried, you know, para nga masanay. Madaldal ako eh. Sabi nga ni Amber Heard sa akin, mas buti daw dati, tahimik ako. Ngayon, nag-relate na sa akin kasi daldal ko daw. Even kapatid ko siya. Hindi, tama lang yan kasi it's part of the therapy. Yan, hindi. Eh, kasi nga man, hindi ako nagsasalita, no. 8 taon. Kahit si Amber, hindi ko nga nakausap. Baka kailangan mo kumain. Hindi, nawawalan ka na rin ng gana. Okay. O baka kailangan mo kumain. So, yun. So, after that, yun nangyari sa akin. Kaya ako nawala. Pero, hindi ako nagtago. Okay. But I got sick. You know, I had miles. Okay. So, nagpapasalamat naman kami. Okay ka na. Ngayon, Maverick, pagkalabas mo, parang nagnegosyo ka eh. So, ano yung pinasok mo negosyo na yan? Kasi kilala mo naman ako, di ba, nung di pa tayo magkakilala, 90s to, 80, late 80s, mga 88, 89, San Beda ako.
tapos nag-college ako sa Airlink. Papasok pa lang ng forma ng hip hop yun. During those times, you won't buy like mga hats na like this dito sa Pilipinas kasi hindi available. Okay? You will only have mga imported hats kapag may kamag-anak ka sa States. Mm. Eh, di ba, hip-hop na yung forma ko. So, kailangan ko ng mga cap. Ang ginawa ko, kasama ko si Darwin Oba, best friend ko na sa Canada. Mm. Kino-custom ko yung hat. Ako nag-design yung Cleveland Indians. Tapos binibenta ko sa Lasan. Gumawa pa ka ng, parang Cleveland Indians may kagat na pana. Mm. Ako, green arches. So, 19, yun yung ginag- 19, ano yan? 89 to. 89. Oo. So, sabi ko, pagbalik ko ulit. Kasi nga, nung siyempre nakapanood ako ng mga YouTube, nakita ko na kung ano yung mga hype. Which is nga yung top, upside down logo, yung baliktad na yung logo. Mm. Sabi ko, pag ako nakatayo ulit, sisibakin ko ng mga to. Okay. So, yun yung ano, yun yung ginawa ko, sinibak na business. Nila. Tapos yeah, may mga logo. Una, nag-ano muna ako, nag-resell muna ako ng mga hats, ng mga, mga regular hats. Hanggang sa, nung nakabawi kami ni Darwin, sabi ko, gagawa ako ng sarili kong brand. So, ito na yun, yung market. Pakita mo sa amin yung mga. Ito, isa na to. Oh, yung ano, yung nandun sa. Mas malupit, oh. Nasambing ba ako yan? Ayan, ito ho yung bagong pinagkakabala ni Maverick, yung kanyang business na tungkol sa cup. Siya ang nagde-design nito, siya rin yung nagpapa-embroider. Yeah, and this one, handmade to. Handmade? By me, oh. Kasi isa. Ayan, oh. So, sumula muna natin dun sa una kong release na nung finiture ako ni Julius Babaw. So, ito yung sinasabi ko nga, top side down logo. Okay? Talagang gano'ng kaganda yan. What the? Pakita mo yung logo mo, siyempre. Okay. Hindi. I mean, pakita mo ni harap, okay? Ito yung top side down na LA, di ba? Tapos may rose. Yan may rose, sorry. Ito yan, may rose, di ba? Yan, totoo. Yan yung rose, okay? Ito, glow in the dark yan, man. Oh? Glow in kunyari, the dark. Blackout, brownout, yeah. Makikita ka. Iilaw yan. Iilaw. Kasi ang konsepto ko nito, kung alam niyo mga kaibigan, sa club po ako nag-start, di ba? Alam mo, Ariel. Oh. Di ba? Promoter ako ng mga party namin dati ng Big Star Entertainment with DJ Steve Mills. Yan. Mm. Sa, ano, sa Passion Cafe, sa Mars. Lahat ng mga hype. Faces. Di ba? Euphoria. Euphoria. Yeah. So, din tayo nagkakita, nagkakilala ulit, di ba? Actually, magkakilala lang tayo, pero chewing ka ni, ano, grade 6 pa lang ako, naman, college ka na. Grabe ka ng chewing. Pangit mong pakinggan chewing. Di ba? So, yan. So, nakita mo yan. So, ito, yung colorway na ito, si Travis Scott colorway. Kung kailangan si Travis Scott, pag nakipag-collab si Travis Scott sa Nike or any other brand like Louis Vuitton or you know Future One, tumataas, nag-hype yung presyo. So ito yung pag mga naka-Travis Scott kayo ng mga Nike. Ito, Terno. Para mas maganda yata yan dito sa ano mo. Pwede, alam mo naman ako pwede. Suot mo, palitan mo na. So pwede, di ba? Yeah, mas maganda yan. Di ba? Eh, pinapakita lang sa inyo yung mga gawa ko. Ngayon, pakita mo yung logo, siyempre. Okay, so hindi lang yan. Sublimated ang loob. Yan, tingnan mo. Sublimated. Oh, ng roses, bed of roses. Ah, diba? Yan yung logo mo eh, di ba? Mark of the Hypebeast. Actually, Maverick yan. Yan. Ito ano yan eh? Ano? Yan yung M, Maverick. Yeah, Maverick yan. So, yan. Pero Mark of the Hypebeast na ngayon. Tapos ito, top side down nakalagay. Kasi nga baliktad. Mark of the Hypebeast, di ba? Mark of the Hypebeast. Demonium? Yes! Grabe. Yeah, siyempre, di ba? Okay. Di, pinapaikot ko lang yung mga utak nila. Siyempre, dapat may twist ka eh pag nagbabranding ka. Ayan. Eh kasi di ba, gusto nila yung Mark of the Beast, do. Di, hinipe ko, Mark of the Hype Beast, man. Tapos yung beast ko, tatlong S, 666 and the thing, di ba? Parang kumbaga, di ba? Kasi nga, di ba, sabi nila, sila... Parang magka-mag-anak na kayo. Oo, di ba? Parang sabi nila, sila JC, ganun, mga nagaganyan, mga 666. So, parang rumaride lang. Pinapaikot ko naman utak nila. Kumbaga, diba? Ano ka? Medyo biblical na hype, di ba? Parang gusto mong sumama na sa Illuminati. Kasi lahat yan, story lang naman sa akin yan eh. They're all fairy tales for me. So, ganda, di ba? Okay, so pakita ko lang. So, ito yung mga bago kong mga designer. Hindi, maganda yung mga embroidered. Napakita ko lang, okay. Tapos, ang second release ko ngayon, actually ito si Julius Babaw meron. Sinuot niya sa Italy. Sipin mo. Italy, ha? Yung pula, ma'am. Ang mga customer ko, mga taga-Italy, taga-Spain. Wala ka bang taga-Bustillos, taga-Sampalok? Wala, ikaw sana, pero taga-Marikina ka, wala ka pa nito. Okay, ito yung Gucci colorway ko. Ito yung bagong release. May pakpak, makita mo na.
So nakita mo yun, walang pakpak ito, may pakpak. Mas mahal ito kasi syempre mas marami yung board. Tapos ito, tawag dito, Gucci Red Colorway. Okay, so ganyan din yan, no? Black underbrim. Okay, tapos sublimated. Ito yung release ko na production. Yung logo, syempre. Syempre nandiyan yung logo. Tapos syempre may butterfly. Bakit? Saka may ibig sabihin niya, okay? Bakit may rose saka may butterfly? Kasi yung concept ko dito, punta akong gumagawa, malalim, hindi basta-basta. So, katulad ng mga kill, the hyper one, baliktad lang. No, meaning nito kasi sa akin, beauty and attraction. Mm. Diba? Kasi when there's beauty, there's always an attraction. Like this butterfly will always go to the rose, diba? Kasi ma-attract siya sa rose. Kaya nga palipad siya rin eh. Get me? Yung may konsepto yan. Parang ano lang yan eh. Yung halo, ano naman yun? Hindi kasi... Los Angeles, eh, diba? Lost Angel, kumbaga. Mm. Diba? So, halo, parang angelic ang dating. Tsaka, mas maganda yan parang nag-glow kasi mas malaking pakpak. Diba? Ayun, ang laking ng pakpak yan. Walang ganyan, kahit sino era, walang ganyan. Sino? No, we did it. Kahit si ano, Kanye West, walang ganyan. Wala, kaya wala. Nga, pero pag naisuto nila Kanye West, tsaka nila Chris Brown, pasensyahan na tayo. Hype na yung ano ko, brand ko. Puputok na ako sa buong mundo. Wow. Yeah. Pari bala ito, ha? Oo naman. Okay, so yan. So, yan yung concept na yan. Diba? Pero in the end, yung rose sa akin, ibig sabihin yan, for the love of women. For the love... Amber Heard again. Hindi, for the love of women. Kasi gusto mo mang-olek siya ng mga Amber Heard. Hindi, hindi kasi, diba kasi roses, babae yan eh. Flower, diba? Kaya nga, diba ikaw mahilig ka sa flower? Diba kumakain ka ng flower? Anong flower ba kinakain mo? Yung parang ano, yung matamis sa cake. Oh, yun ba? Kumakain ka yun. Yun ang binibida mo sa akin palagi. Sabi mo, magaling ka sumisid. Lagi kang kumakain ng bulaklak. Lalo na pag masakit ang tiyan mo. Di ba? Nagugutom ka. Di ba? Di, maganda yung sa cake. Mahilig ako sa matamis. So yan, actually yan, flower. Kasi women. But this one is unisex din. Pwede rin suit ng babae. Tsaka this one kasi flat brim. Kasi pang, usually mga hip-hop, di ba? Flat brim. Pero pwede rin ito i-curve. So, ganda niya. Tama, susuot ko ang... Ganda niya. No? Depende kasi ang forma mo sa kulay ng ano mo eh. Sa damit. Ng damit mo eh. Kaya ako, marami akong, you know, marami akong design. So, ayan. So, ano yung third, ano mo naman, design? Oh, okay. Ito yung third design ko. Okay, pakita ko sa'yo. Okay. Okay. So, LA. Okay. Usually kasi yung mga... Okay, sa fashion, di ba? It's only sa States, New York and LA lang. So, siyempre, meron ako New York na design ito. Ayan, no? Nakita mo yan, di ba? Ano yan? Ganda, di ba? Ano nakikita mo? Ayan. Wow, may mansanas. O, tapos, ano yun? NY na ano? Baliktad. O, taka. Ano nga yung... Pati nga ulit, ha? Pati nga. Ano yan? Uy! Ano yan? Parang ano, Batman. Yes, di ba? New York Gotham ang tawag ko rito. Kasi si Batman, taga-Gotham, ang Gotham na sa New York. O, doon sa mga ropor, ha? Malalim yan. Ba't may apple? Sige nga. Si Adan, kinagal. Pero po. Apple kasi, ang New York is Big Apple. O, di ba? Tapos, yung side patch niyan, may Torch of Liberty. Di ba? Yan yung malalim yan. Yung presyo ba? May dollar pa yan. Kasing-kasing. Yeah, presyo. Yeah, my hats are like 8,000 up. Ganun lang. But, itong second design ko, ito mas mura-mura. Ito, mga 7,500. Pero ganun talaga kasi if you search... 500 lang ang inano mo, binawas mo? Hindi kasi ano eh. Hindi kasi ito production to. Tsaka may partner. Kumbaga mga ano yan, bilang lang o ilan lang yan? Man, it's only like 30 pieces I did. Tapos 10 pieces per colorway. Ibig sabihin, 10 lang yung pula, 10 lang itong brown, 10 lang yung itim. Tapos winasak mo na yung machine. Kaya talaga. Oo, oh, kaya ganun career. Not for that. You know kasi, okay, we search yung kill the hype. Tingnan niyo presyo ng kill dive. Yan si Kuya. Ang pangalan ng ano natin? Cameraman natin. Ang pangalan mo, Kuya? Si Jake. Oh, si Jake. Diba? Oh, Jake, magkano yung mga kill dive? Oh, 8,500. Pero ano mas magandang design, Jake? Not for anything. Kahit hindi, ha? Ano mas maganda? Gusto mo kill dive o yung design ko? Oh, diba? Kasi marami akong full patch yan, man. Yung kill dive. LA lang nabaliktad yun. That's yeah. It. Diba? So ang ginagawa mo ngayon, ka. Ini-educate mo lang itong mga ropor. Yes, mga ropor. Oh. Okay, yan. Diba? So, ayan o. Oh. Diba? New York Gotham. Meron din akong design na ito. Sana nadala ko, ha? Ito. Ito yung bago kong design latest. Oh. New York na may pakpak na. Okay. Diba? Hindi nabaliktad. Baliktad pa rin. Uy, maganda yung logo mo dyan, ha? Para mas maganda yung logo mo dyan. Okay. Kasi ito yung 1971 logo ko.
Hindi, ano yan, ibang style naman. Ito, magkano naman yung mga ganyan? Ito nga, mga 7.5 yan. Pero limited edition, ikaw lang meron. Kasi now, what I do is, kunyari, gusto mo tong design to, gagawin kita ng personal mo lang, ikaw lang nga meron. Ito, 10-10, eh, pero ito, isa-isa lang. Mm. So, depende, di ba? Depende. So, yan, so, ganyan yan. Tsaka, man, mahal lang pre. Man, magkano talentin natin? Oh, yan, sabi ko na siya. Mga 4 digits lang. Oh. At ako gagawa? Oh. Man, kahit anong binabantayan ko yung isa-isa. Alam ni Kim Pidelo yun yan. Binabantayan. Ano ba? Okay, ito yung mga last design na bago ko. Okay. Latest, itong ano ko. Hypebeast Gunslinger. Tignan mo kung gano'n kami. Di ba? May mga dalawang baril. Oh. Tapos, oh, ito. Oh. Tapos yung side patch ko, tignan mo yun. Oh. Sino yan? Ikaw yan. Oh, di ba? Picture mo na, diba? Nilagay mo na sa kap, ha? Di ba? So, ganyan yan. So, tapos meron ako mga ganito na, oh, di ba, na colorway, ha? Na may paisley under brim, ah, paisley brim. Mga bandana, kung tawagin. Diba? Oh, di ba? Tignan mo yan, gano'ng kapulido yan, man. Ang sinabi ni Kill Dive dyan, o sino man sinuira. Not for anything, ha? Sana, okay nga pala bago mangyari yan, man. Okay, guys, ha? Meron po akong YouTube account, ha? Kunin niyo po lahat ng cellphone, ha? Okay. Type niyo lang po, Hype Street. Okay, Hype Street. Makikita niyo po ang profile picture ko yata doon ngayon. O yung picture ko na. O hindi man, yung picture ni Charlie Sin sa Major League Baseball na naka-Cleveland Indians. So, mag-subscribe po kayo. Like, share, ha? Para naman medyo may panggasolina na ako. Alam mo, dapat ang nilagay mong picture doon yung kay Tom Cruise na ano, yung Maverick eh. Dapat yun. Oh, hindi. Pwede rin, pero hindi. I think masikat pinalitan si ko na ng picture eh. Picture ko na yata picture yung pinalit ko eh. Okay, so ito yung bagong business ni Maverick Mark na Mark of the Hype Beast. Mark of the Hype Beast na 8,000 lang isa o 7,500. Ayan. Kumbaga sa buong mundo, kailangan meron nito. Yes, o. Oh. Ano naman yan? Talaga, limited edition. In fairness, maganda naman. Hindi, in fairness, sa totoo, man. Hindi porket magkaibigan tayo, partner tayo. Hindi, nagagandaan ako. Diba? Alam mo naman, na-appreciate kong art. Siguro kung maawa ko, kasi medyo wala kang drip, baka marigaluhan kita sa Pasko. Baka lang, baka lang. Baka mamaya regalo mo sa akin yung walang ganito. Gusto ko yung may mga ganon, yung may mga ganyan. Oo naman. Ikaw pa. Ikaw nga. Kwento mo nga, anong nangyari sa'yo? 8 taon, hindi ko nakita ni Anino mo. Tapos ginawa mo yung pelikula natin. Hindi ko napapanood yun. What the? Tinatawagan kita? Hindi ko napanood yun. Hindi ka sumasagot. Hindi siya okay. Ito, pumunta pa kami ni Aleya, sabi ni si Amber Heard. Oo. Oh. Maverick is not yet ready. Hindi yun. Not for that. Pero alam mo, nung tumayo na ako, sabi mo, binigyan mo ako. Yung hindi ko napapanood. Hindi, nahanap ko nga. Dahil nag-Ulysses, naalala mo, nagbumagyo. Alam mo naman yung bahay namin eh. Oh, tapos? Natural, hindi ko na, inahanap ko ngayon. Alam mo, hinalugog ko buong Quiapo, yung lugar ng mga Muslim, yung mga nagbebenta ng mga pirated. Wala! Siyempre, pare, wala mo. Sana pinag-pirate mo. Hindi. Para kumita ka. Susunod yun. Ano ba talaga nangyari? Palita ako, first day, last day. First day, last day. Hindi, sorry, na correction. First day, half day. Correction. Okay, ma'am, ganito. So, okay lang nandito muna yung mga sombrero. Oo naman. Oh, sige, sige. Okay, ganito. So, ang susunod naman natin, so, napag-usapan natin itong business mo ngayon. Punta muna tayo sa love, about love. So, yung time ba na 8 years, wala kang love na naiisip noon? Change topic naman tayo. Ang topic naman natin ngayon, medyo ano to ha. Ito ay kanya, sariling opinion namin. Wala akong kinalaman ng Daily Tribune dito. Ito ay sariling opinion lang. Ngayon, ganito yan. So, ano na ang religion mo ngayon, Maverick? Ano religion? Religion? Ano na ang... Ano religion? Na, anong belief mo ngayon? Oh, history. Dear, anong religion mo na ngayon? Akala ko na ako ay
sasaya. Sa barkada alak at maraming pera. Ngunit pawang panandalian lang pala. May hinahanap na hindi ko makita. Kabi-kabila ang chikas at bisyo ko. Araw-araw iba ang gamit na kotse ko. Lahat ng luho ay akin nang natamo. Ngunit parang may kulang pa rin sa puso ko. Lord, bawiin mo na ako kay Satanas. Wala palang kwenta ang kanyang landas. Lord, bawiin mo na ako at tanggaping muli. Ikaw lang pala aking minimiti. Lord, bawiin mo na ako kay Satanas. Walang kwenta ang kanyang landas. Lord, bawiin mo na ako at tanggaping muli. Hindi ako mag-e-enjoy lumangoy sa dagat-dagat ang apoy. Lord, bawiin mo na ako kay Satanas. Please lang tutuhod akong sumasamo. Tatahakin ang tamang daan mo. Hoy, Satanas! Oh! Huwag kang maangas, tigas ng mukha mo'y baka mabangas. Sa wakas ako ay kakalas na sa iyong landas. Kasi sa piling mo'y wala na akong bukas. Huwag mo nang ipilit na ako sa iyo'y lumapit. Ayoko sa makulit, mas lalo sa pangit. Ang pait sa iyo'y malapit na sumapit. Ako ay bumait, kaya kay Lord ay dumikit. Kaya sa tanas, deadma ka na. Lord, bawiin mo na ako kay Satanas. Wala palang kwenta ang